This is Liv Chanin. My dear friends, this time, ibabahagi ko sa inyo kung paano ang pagluluto ng kabuti with malunggay. Sa panahon ngayon ng tag-ulan, napakaraming tumutubo na kabuti sa ilalim ng puno ng kawayan, sa ilalim ng puno ng saging, ilalim ng mga nyog. Sa aming bukid ay napakaraming tumutubo. Tuwing umaga, makikita mo ang madaming tumubong kabuti. Paano ang pagluluto? Napakadali. Ano-ano ang mga sangkap? Siyempre, yung ating kabuti. Hindi ito na culture. Tumutubo na lang yan sa ilalim ng mga puno. Andito, meron tayong isang bowl na mushroom or kabuti. Siyempre, meron tayong sibuyas, binayat, bawang, green pepper, ginayat din, at kamatis. Siyempre, lalahukan natin ng malunggay. Meron tayong isang bowl ng malunggay. And then, siyempre, salt to taste and fish sauce to taste. Simulan na nating magluto. Traditionally, magpapakulo muna tayo ng tubig. At ilalagay na ang mga sangkap. Let us check kung kumukulo na ang ating tubig. Ayan, kumukulo na. Ngayon, ilagay na natin ang ating bawang, ang ating sibuyas, bagoong. Yan. So, ganyan ang pagluluto na kuloy natin siya ulit. Pag kumukulo na, tsaka natin nilagay ang ating kabuti. Let us check kung kumukulo na ang ating sabaw. Ilagay na natin ang kabuti. Ito yung ating kabuti. Wow! So, takpan natin. Let us wait hanggang kukulo siya ulit. Let us check ulit. So, ilagay natin ngayon ang ating favorite green pepper na kinukuha natin sa ating garden. Tikman nga natin kung enough na ang alat. Sarap! Ilagay na din natin ang ating malunggay. Para lalong maging masustansya, syempre, may malunggay. My favorite also, malunggay. Pakpan muna natin bago natin haluin. Okay, check natin. Haluin lang natin. And let us wait for another 2 minutes at luto na ang ating kabuti with malunggay. Okay, after 2 minutes, tingnan natin ang ating kabuti with malunggay. So,
So, tapos na tayo sa ating pagluluto ng mushroom or kabuti with malunggay. Mabango. Napakabango. Yan. We are done. This is rich in proteins, minerals, vitamins, and fiber. So let's eat. So, ang kabute with malunggay is very popular sa aming bukid in the rural communities sa panahon ng tag-ulan. Please don't forget to subscribe, like, and make a comment. Thank you!